Kaya mga karong sa good morning po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Bali today sa March 25, araw po ng Biyernes. Ay pagpapatuloy po natin yung ongoing project po natin doon. Day 49 na po tayo. Yan, napakaingay ni Bingo. Yan, tingnan niyo siya mga karong. So, makinis na po uli siya. Tapos alis nawawala na po yung ano niya rito. Yung mga dati niyang sugat. Tsaka lumaki na po siya. Yan ang harap. Gutom na po ito, gutom na gutom na. Harot o, harot o. Ayan, lumaki na po siya ng konti, tapos bumigat na po. Oh, pogi na uli o. Oh. Oh, pogi na. Gutom na yan, gutom na. Bingo! Gutom na si Bingo. Gutom na. Gutom na ang Bingo namin. Ayan, ang kinis na po niya ulit yung palat. Tsaka yung dito, halos magaling na. Ayan o. Ayan. Na, galing na siya. Bali, dadalhin po namin to sa vet clinic sa, ano, sa Wednesday. Kasabay po nung pagkuha ko nung requirements dun sa i-release sa, ano, sa munisipyo. Oh. Ay, ang harap ko. Kabawa, gutom na. Yan yung pagkain niya po mga karos. After po natin na ma-prepare, binababad pa po natin ng mga 15 minutes kasi 15 minutes bago niya po kainin. Para medyo malambot ng konti. Bingo, nasaan ka na? Aya, dali, ay. Nihidod. Murder na nga pala kami ng wiwi pad nito. Teka lang, magmamap lang ako. Ayan, gutom na gutom na. Hop, hop, hop. Ayan, pakainin na natin siya. Guwawala na sa gutom. Wow mo, ba't inapod mo? Ay, madami ha. Tap. Kakatapos lang kumain yan. Ayan na. Ang ganda na ng balahibo niya tsaka ng balat niya uli mga karawaps. Pogi na uli ah. Ayan o, maraming salamat kay Doc Lira. Ayan o, oh, play kayo ni Dino. Sige na. Oh, ayan na. Yan, babalik na po uli tayo dun sa site. Karawaps, dito na po tayo. Ayan, bali ngayong araw po ng Biyernes, ito po yung ating ika-49 days dito sa ating ongoing project na isang Mia townhouse po. So yung mga naganap dyan kahapon, bali nag-umpisa na po yung karpintero natin mag-umpisa ng kanyang mga assignment sa mga kwarto. So mga closet, study table, yan yung mga bubuin niya dyan sa mga dalawang kwarto. Tsaka dito po sa baba, so medyo magtatagal po yung mga karpintero natin dito. Tapos naikabit na nga rin pala yung split type na aircon. Yun, sa may dalawang kwarto din, nakaready na rin yun. Yan, nakaset na din. So mga karaw house, yung mga materialis natin, halos marami naman. Adhesive cemento, mga plyboard, ayan, may tiles na tayo. Yan, hindi pa po natin na kailangan pa muna ng mga karagdagang materialis. Siguro hanggang isang linggo yan, bago po maubos. So tayo, nakaantabay lang tayo dito sa mga pangangailangan ng mga trabahante. Tsaka nung ating foreman. So sa mapapansin nyo mga ka-row house, medyo pabalik-balik lang tayo sa mga outlet, sa mga switches, karagdagang wire para masakto natin at hindi sumobra. Minsan po kasi pag bumibisita yung may-ari rito, yan, nagpapadagdag siya ng another na ano, location ng mga outlet. So okay lang yan kasi may malapit naman na hardware dito. Tapos kahapon, napag-usapan na namin yung regarding po sa mga ilaw, maliban lang doon sa may TV console. Yung pwede naman mahuli yon, mag-aabang lang tayo ng linya puro. So yan po, yung mga naganap kahapon. Yan, hinihintay na lang po natin yung tropa. So ipagpapatuloy pa rin po rito. Siyempre yung wall plastering kay Superstar JR. Ngayon, electrical pa rin. Para po dito sa may living area, sa mga kwarto, sa CR. Yan, electrical pa rin para makapaglatag na tayo ng framing natin. No? Pinaka-framing natin para po sa kisame.
Yan, siyempre, mauuna muna yung kisame mga Karaw House. After nun, pwede na po tayong mag tiles installation. So yan lang po muna yung assignment natin. Siyempre sila Tatay Chong at saka si Poy Poy, tuloy-tuloy lang po yung finishing carpentry. Bali, habang iniintay natin yung tropa, Karaw House, bigay pa tayo ng ibang detalye rito. Dito, madalas itanong ng isa sa mga viewers natin na si Sir Violet. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, may papakita na po namin dito kung paano namin nalilinyahan yung para sa range hood tsaka dito sa dalawang exhaust fan. So yun yung tatlong tubo na makikita natin na nakasalpak po dun sa flooring ng slab. Yun, yun po yung makikita natin kung bakit meron nakasalpak dun. Simple lang, bali may exhaust fan dito sa may toilet area. May exhaust fan din dito sa may bathroom area. Tapos may range hood dito. Bali, yung tubo na yung pagagapangin namin ni elbow dyan, i-elbow, dediretso po dun sa dulo. So ganun din, i-elbow, dediretso, tapos itatap namin. So yun na po yung magsisilbing lahat ng hinihigop ng exhaust fan, yun na yung magsisilbing ducting, no, palabas po dun sa taas. So kung bakit may tatlong tubo na nakaabang po doon. Yun, tinatanong niya, simpleng tanong, o saan daw po daw lalabas yung mga singaw ng bawat toilet area at saka ng bathroom, yung hihigupin na init. Ayun po yun. Yan ang mga wawiringan po natin dito, itong part na to. Dito, yung kompleto na yan dyan. May plano na po yan dito sa dalawang kwarto, sa hallway nito, nung kisame. Tapos sa karagdagan po pang tapos karagdagan pang mga linya ng outlet para sa emergency light. Yan, tapos syempre dito yan, may wiring dyan. Tapos ang gusto na may-ari, yung parang pinaka mirror dito sa may hallway na magkabilang CR. Gusto niya ano, may ilaw. So may mag-aabang din po tayo dyan. Tapos additional na outlet para po sa saksakan minsan ng mga blower. Yan, pwede po yan. Tapos ito lang yung pinaka mahirap kasi additional na lang na gusto magkaroon ng may-ari ng emergency light din po dun sa dulo. So dito na kami kukuha ng linya. Yung pagagapangin namin, gagrinderin po yan. Tapos gagrinderin pataas yun dyan hanggang taas. Yan, kaya dala-dala natin yung hagdanan dito sa owner. Yan, tapos titibagin ng shipping gun. Nalilinya natin ang outlet. Yan, wala pa yung tropa, medyo maaga pa naman ho kasi. Ayan, good morning mga Karaw House. Una natin batiin si Tatay Chong. Yan, magandang umaga po, Tay. Umaga rin. Yun, oh. Siyempre sa partner niya na si Poy Poy, good morning. Magandang morning. Yun. Master Jaja, good morning. Morning good. Morning good at good morning. Superstar. Good morning. Parang yung morning good, parang alam ko yan. May tagay ba kagabi? Wala. Baka mamaya pa lang. Ayan na rin po si JJ. Alam ko, di ako patok eh. Wala akong habol eh. Pabili ka na ako ng bike. Oo, nagsasana ako eh. Yan, syempre, batiin natin sa kaya din sila. Yan, good morning, Pansky. Good morning, mga house. Muntik na din mga pasi, Pansky. Yan, good morning din, JJ. Yan. Yung kasi minsan na kalahati sa kanila, umaangkas lang. So, apat yung may motor ho sa kanila. Kailangan namin ng motor. Kailangan ng motor niya na, Poy Poy. Kasi rider. Kasi yung kotse na lang. Ibig sabihin pala, pag di gumising ng maaga, iwan. Iwan no, maglalakad. Hindi, maaga nagigising si Pangski. Yun. 7.30. Nakikita ulit sa Pangski. Yan, dito na rin po si Ogi. Yan, good morning. Good morning. Yan na. Yan mga Karaw, bali, after natin mag-assemble ngayong umaga, yan, may mga kailangan tayo rito. Yan, naubusan na tayo ng flexible hose. Nabibili tayo ng isang rolyo. Electrical tape tsaka electrical clamp. Yan, yun yung mga tatakboy natin ngayon sa hardware. Tapos dating gawi, yan si JR tsaka si Pangski. Sasalandra ng mga buhangin. Tapos si Chong dito tsaka si Poy Poy. Yun. Nag-prepare na rin po. Bale, ito nga po pala yung mga nagawa nila. Yan, framing lang po muna ng ating closet. Dito rin po sa kabila. Ayan. Bali mga Karaw, papaliwanag natin kung bakit parang may ganito yan kapag natapos. Yung mga aircon.
mga iba pang mga gamit namin dito. Maganda rin magtrabaho rito, Karos, kasi kahit papaano maluwag dahil dito sa slab. Tapos ito pala, Karos, meron pa tong second coating itong slab natin. So kapag natapos na po ito, natapos na sila rito sa second floor na magkumpuni rito para sa mga kahoy, ay ipa-pull out kagad to, papahiran para ma-install na ng tiles. Papahiran uli ng waterproofing. Ayan, syempre, linis muna. Si tatay, oh. Sipag tatay, ah. Ayaw magtrabaho ng marumi. Ayaw magtrabaho ng marumi ni tatay. Para makikilig, eh. Oo. Para may peace of mind, ah. Okay, lalakad muna tayo sa hardware ngayon. Tara. Ayan, bali, dito na tayo sa hardware. Tapos na nakapag-usap na nga pala kami ni Batang, mamaya ikakabit niya na yung sliding door. Yung final na ngayong araw. Yan, para may sample na po tayo din sa unit. Ito yung mga binili natin, apat na bag ng boral. Yan. Yan, flexible hose, additional na silicone para dun sa polycarbonate. Electrical tape, at saka ito, electrical clamp para rito sa flexible. Tapos isang box ng number 14 naman. Yan, bali ang total nito. Bali ang total po nito lahat, mga Karos, is 7,830 pesos. Ayan. Tara, balik na po tayo dun sa site. Yan, let's go. Yan, nakabalik na po ulit tayo rito. Ayan yung apat na bag ng boral natin. Tapos yung mga electrical materials na karagdagan po rito sa unit. Ayan, maglilinya na po sila, Master Jojo, ng wiring dito. Tapos si JJ dito. Yan o. Jay, gano'ng kataas yan, Jay? Doon? Takas ka. 4 meters, no? Eh, umpisa na po. Grinder muna. Tapos gagamitan ng shaping gun. JJ, tapusin mo na yan. Tapos dito si Pansky, tumutulong na siya magpalitada. Pinalitadahan niya na itong area na to. Tapos si JR dito sa mga kanto. Siyempre ito yung mga masisela na part ng palitada. Yung mga kanto po ng pader. Yan, tuloy-tuloy lang po yan. Napromote si Superstar. Napromote na si Superstar? Hindi na Master. Master na! Master, shoutout sa inyo, Master! Ito na magiging Superstar. Ayan. Superstar. Ayan. Shoutout sa mga anak ko, Superstar. Ayan. Kamaya. Ayan, maya rin sila rito. Ang pinagtutulungan nila Master Jojo, nila Ogie. Saka nila JJ. Check natin kung itong flexible hose ay sakto na. Yan, meron kasi yung 100 meters, masyadong marami. Yan, 50 meters lang yan, ang flexible na yan. Mag-update naman tayo rito sa ating mga karpintero. Yan, tuloy-tuloy lang po yung pag-assemble nila rito. Siyempre, meron din tayong ano rito, lahat ng assemble dito, may barating. Ito yun, yung edging natin. 1/2 inch. Tay, ano nga pala to, Tay? Study table na. Ito, kaya pala meron ito. Yan, study table. Ayan, may drawer din po dyan. Ayan, makikita natin to, Karos, lahat ng kabuuan nito. Kada araw po na matatapos nila. Buo na yan, boss. Ayan, buo na yan. Mamaya na. Buong-buo na yan. And then dito. Karos lang laging may paa. Ang tawag namin dito. Yan, may basing o baseboard. Yan, laging may baseboard po yung pinakailalim ng closet. So ginamit ni Tatay Chong dito 2x4. Yan, 2x4 po itong ginamit. So mga kindray yung ginamit nila rito. Kasi bukod sa makinis, magandang uri ng kahoy. Check it out.
Ayan, tapos na si JJ mag-grinder dito. Tapos gagamitan niya naman ng chipping gun natin. Para po sa... Yan na, medyo matrabaho lang talaga yan. Update ngayon bago mag-break time. Yan, tuloy-tuloy lang po yung pag-wiring. Tapos si Punksky. Yan, tuloy-tuloy lang yung palitada rito. Siyempre yung mga utility box nito para sa switches, magkakaroon po ng dalawang ano rito. Dalawang location dito. Tapos dito sa likod, yan, back-to-back na po yan para dito sa toilet area. Tapos si JR dito, yung palitada pa rin ng kanto ng mga post-it. Yan. Meron nga pala nakapansin nito na bakit hindi na lang daw steel jam yung nilagay. So ito kasi karos, ano po to, yung magiging pintuan nito, gawa po sa grills. Kaya kami na rin po yung gumawa ng ano niya, ng door jam niya. Gawa po sa grills yan. Tapos yung grills, meron pong screen door, no? Parang hindi naman siya totally ano, yung screen door na kinakabit namin sa harapan ng bahay. Yung three-way screen pababa, meron po yun. Yan, kaya hindi tayo gumamit dito ng steel jam. Sabi niya kasi, concern niya, eskwalado na po kasi yun. Ito rin naman, eskwalado rin ho to. May matrabaho nga lang po gawin to kasi yung steel jam, ano po yun, bibilin mo na po yun na eskwalado na. Mag-aali ka bukol eh. Yan, ganyan lang katrabaho yan, yung additional na linya ng outlet pataas. Kailangan lang kasi nito karohos, ano eh. Mailubog namin ang husto dun sa pader para kapag ka, ano, masilyahan na, hindi ko siya nakaumbok. Kailangan lubog siya. Okay, mag-update muna tayo rito bago magtanghali. Ayan, another batch ng halo para sa palitada ni JR. Ito na yung mga nagagawa niya. Ito yung pagkakanto nito. So dito, inuuna talaga yung mga kanto. So pinupulido na muna para pag naglatag tayo ng tiles, may reference na, dire-diretso na. Okay na rin po rito. Dito framing na po ng kisame gamit ang mga metal paring. Ayos na rin po yung linya ng wiring dito. Tapos yung mga pinagbakbakan, yung minamasilyahan na po ni JJ. Yung mahalaga talaga rito yung baon na baon yung flexible natin. Para pagka minasilyahan, wala pong nakaumbok. So papantay po siya dun sa pader. Ang parang ganito, papantay sa pader. And dito si Chong tsaka si Poy Poy. Yan, nasa ano na po sila sa mga edging na. Tapos mamayang hapon, malalaman natin kung ano yung mga ipapabili ni Chong dito. Siyempre meron pong ano yan, concealed hinges. Tapos meron ding drawer guide. Yan, bibili natin lahat yan, pati yung handle. Oh, yan, magtatanghali na naman po. Yan, dito na po tayo sa bahay. Mukhang naglaba pa si, ano, si Mrs. Oh. Chanel. Hello. si Bingo. Bingo? Bingo? Friend kayo ni Bingo, Chanel? Unti na lang, magkasinlaki na kayo, Chanel, oh. Yes, kaya aki, nagmamodule. Yes, kaya ribe na. Nagluto rin pala si Mrs. Aba, nilagang baboy ah. Yan, kain po tayo mga karohans. Yan, kakatapos lang natin na mananghalian mga karohans. Balik na tayo sa site. Maya-maya lang, pasusukatan ko kay Chong yung mga kailangan niya. Mga kailangan niya po na materialis para doon sa ginagawa niya na cabinet. Para mabili po natin at bukas magamit na nila.
Tapos kinausap natin yung may-ari na kailangan mapasok ata na yung quartz. Yung mga ilang araw na lang po kasi mag-uumpisa na tayo mag-install ng tiles sa flooring dyan sa may first floor. Para magkaroon na po ng opportunity na magawa din po yung mga closet, mga cabinet po. So syempre doon tayo kumukuha ng reference. Na kailangan muna, naka-tiles po yan. Nakakisame, naka-tiles. Kaya po ginagawa na nila Master Jojo yung kisame. Nagpe-framing na sila. Para pagka natapos po si Tatay Chong, tsaka si Paing po dun sa may ano, sa may second floor, yung kitchen na cabinet naman po yung gagawin nila. Yan. Tara, doon tayo sa site. Let's go. Okay, dito na po ulit tayo mga ka-row house. Yung framing na po rito sa unang kisame natin dito sa may living area. Tapos yung mga plastering pa rin po yung pinagpapatuloy ng topa. Magkakaroon tayo ng switch dito. Tapos mamaya tatanong natin kay Tatay Chong kung ano yung mga kailangan niya. Yan yung mga drawer guide, kung ilan handle at saka yung hinges. Dito mga ka-row house, bago po bumaba yung mag-parking na carpentero, kailangan na na-install na namin ang tiles to hanggang doon sa kwarto. Siyempre doon tayo kukuha ng reference sa tiles pag may naka-install na. Yan, pwede na po natin na ipagawa yung mga pinagagawa ng may-ari rito, yung mga closet. Yan dito naman, ang reference naman natin pag sa overhead cabinet, kailangan na naka-ceiling na to. Yung finish nga pala nito karohos, yung haba nito na dalawang CR, yung toilet tsaka yung bathroom. Ano po ito? 120, kagaya po nung sa mga row house. 120 yung haba niya. Ayan din dito. Tapos yung para magiging hallway nito, nasa 1 meter. Yan. So sa 120, iskwalado na po yung row house. Dalawang tiles na walang putol yung papasok. Ganun din yun sa mga flooring. Meron nga palang magkakabit nito ng quartz yung sa countertop niya pati rito. Yan, naka quartz po yan. Pati yung pagkakalam namin, pati yung dito sa magiging basin ng ating toilet and bathroom. Yan, naka quartz din. Kung makakapunta ngayon, mas maganda para masukatan na po nila. Ayan po si JR. Si JJ naman dito, nagkakabit na isang single outlet. Ulitin ko lang, nagbintog tayo dyan para po sa emergency light. Yan, mamaya kakausapin natin si Chong dito para sa mga materialis na ipapatuloy niya. Edging. Yung mga bawat dulo po may mga edging. Yan, tingnan nyo itong dalawa na to. Nagkabaliktad na sila, oh. Tingnan nyo. Siya na yung tagahawak, no? Ikaw na yung tagahawak ngayon, JR. Kaya dapat tayo ng master, eh. Hawakan mo, ha? Ayan. Dito, hawakan baka magbago yan, ako. Ayan. Sa akin nga pinapagigong mo yan, eh.
Master na, master. Master na. Master Pangski. Ayan ang master. Si Pangski. Iya, no? Layo. Yan na, naka isang layer na po kami na rito na share board. Tapos makapansin nyo rito sa gitna, nag-add kami ng bracket na, ano, na metal paring. Yan, kapag ka medyo mabigat yung ilalagay nyo, yung install nyo sa gitna, na kailangan medyo matibay yung bracket na ilalagay natin dyan. So yung mga metal paring naman natin, medyo matitigas po. Yan, heavy duty. Dito, ceiling fan yung ilalagay rito. Kaya nagdagdag tayo. Hindi kasi enough sa kakapit lang siya dun sa ano natin. Sa pricing board. Eh, mas maganda. Maglagay pa tayo ng additional na framing. Doon natin na ibabracket yung ating ceiling fan. Yan, tuloy-tuloy lang po yung palitada rito. Lalo-lalo na sa mga kantuhan po ng pader. Ito na yung gawa ni JR. Kayo kay Pangski. Sa kabila. Daming tukod dyan lang ha. Iba-iba klaseng tukod dyan ha. Oh, may PVC pa. Oh, ano pa yan? Ito yung adhesive pa. Oh, parang nag-galaw talaga. Oh, nag-galaw talaga, no? Para perfect lang, no? Para perfect nga naman, no? Perfect pa, hindi magsinisi. Batang. Batang, baka naman. Yan, dito kasi nakasalalay sa mga palitada rito. Yung ikakaayos din po ng mag-install ng aluminum. Diba? Kung hindi iskwalado yung gawa namin dito, mahihirapan yung mag-install ng aluminum. Kaya ganito ka busisi po yan. Takashi! Bali mga karos, kinuha na nga pala namin yung mga kailangan ni Chong doon sa mga drawer, sa closet na ginagawa niya. And tapos bibili naman tayo ng mga karagdagang ilaw doon sa Kisame, sa lahat ng Kisame po rito sa may first floor. Yan, bali halos sa all room natin bibilin lahat. Tara, let's go. Pullovers, one. Mga nagpapa-shoutout, o baka meron. Kaibigan, kamag-anak, asawa. Yun o. Okay na sir. Shoutout kay ano, sa girlfriend ko, kay ano, kay Chris. Yun, sa inyo sir. Shoutout sa mga kapatirang Tresgillian dyan. Yun. Tara, tara. Uy, marami akong viewer niyan. Siyempre. Oo sir. Siyempre sir, madami yan. Okay, thank you. Tara. Okay, bali, pauwi na po tayo. Baka wala na akong abutan dun sa site. Mag-aalas 5 na po ng hapon. Ito po yung kabuuan na binili natin dito. Ayan, bumili tayo ng 5 sets. Bali, 10 set po ng dalawang klase ng ano, bearing type na drawer guide. Isang 12 inches. Tsaka yung isa medyo mas mahaba. Ayan, nandito. Tapos, ang kailangan namin na surface type. Puro surface type po pala yung binili ng may-ari. Bali, ang kailangan natin ito, 19. Kaso nga lang, 16 lang muna yung nabili natin. So, binili na natin kasi baka mabili pa ng ibang mga nangungontrata rin dito. At wala tayong ma-install. So, 19 na square type, na surface type, na puro 66 watts. Ito yung pinakamababang watts na surface type. Yan, 6 watts. Tapos, kulang pa tayo ng tatlo nito. Ayan, bali, magkano lahat to?
17,197.75. Lahat-lahat po ito. Alright, uwiin na muna tayo. Tara, let's go. Ayan mga karawas, dito na po tayo. Binilisan ko na lang po yung biyahe. Ito, alas 5 na. Naalala ko si Bata nga pala pupunta, kaya nandito pa rin po pala yung buong tropa. Ayan, tinulungan na tayo ni Master Jojo. Ayan, mga pinamili natin. Ayan, mabibigat. Drawer guide. Ayan, bali, sinasara na lang po nila to. Ah, ito po yung update ngayong araw po ng Biyernes. No, ito po yung aming day 49 ngayong araw ng Biyernes. Yan yung mga kanto, binubuhay na lang po. Yun. Yan, napuruhan na nga rin pala to. Purong semento. Tapos ito, nakapag-kisami tayo rito. Yan. Dito si Master Batang ngayon, kinakabit na lang yung sliding door. Ayun na si Batang, nakabit niya na nga pala. So magsusukat nga pala ng quartz natin sa mga lababo tsaka sa Bar Island. Bali bukas pa. Boss. Ito na po yung ano. Tanggalin ko muna. Oo, tanggalin mo muna yan at dudumi. Tanggalin ko ito, boss. Diyan na lang muna. Oh. Sige, kami nang bahala magtaklog muna niya para hindi madumi yan. At yan, i-clear mo yan. Tapos ito po. Yung mga gamit na binili natin sa Apollo para po dito yan. Para dito. Ito po yung ano tapos nila Chong at saka ni Poy Poy ngayong araw. Naka-sliding na po ito. Sample pa lang po ito ni, ano, ni Master Batang. Siyempre, ano, siyempre mga karos, ano rin po ito? Reflective, ayan. Reflective glass. Master Batang, marami-rami kang tatrabahuhin dito, ano? Dami! Isa pa lang ito, ano? Oo, isa pa lang yan. Sample pa lang po yan. Pasado kay Mama. Pasado, pasado. Very good. Very good. Nice. Yan, sa nagpapasalamat tayo kay Master Batang at naisingit po to. Napakadami niya pong trabaho. Pati yung ano, yung jalousy doon sa first floor sa isang kwarto. Yan, pasusukatan na rin natin. Dito Master Batang, dito. Sa dito pala sa kabila. Sa kabila diyan daw ka diyan. Ayun, yan, yan. Yan na 'yung susukatan. May hamba, boss. Ah, ayan na, ayan na. Yan, may hamba. Para maganda na maporma. 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 Pre, thank you ulit ha. Maraming salamat. Baka sabihin ni Ma'am, wala sila, baka umanong tubig doon, wala pa sila likod. Oo, oh, hindi pa yun. Oh. Papaliwanag natin yan. Ayan, ayan. Baling pinapaliwanag ni Master Batang, yun nga, yung sa mga pag-install noon. Kapag finishing na, hindi muna natin pinalalagyan ng sealant. Gusto makita to eh. Thank you boss, thank you. Yun, boss. Pre, thank you ha. Thank you, thank you. Okay mga karos, uwi na po. Yan po, Master Joel, thank you. Tatay Chow, JR. Jay, Parsky. Sige, ingat, thank you. Ayan bali mga karos, nakakauwi lang po ng buong tropa. Ayan, bago ko po tapusin tong video natin ngayong araw na to, shoutout muna kay Sir Boss Yog. Yan, pinapa-shoutout sana kay Pangsky. Yun yan na, nakauwi na. Yan, shoutout po, ingat palagi. Tapos shoutout na nga rin po pala sa asawa ni Ma'am Ana Lisa Francisco na si Sir Angelito at saka sa mga anak niya na si Ma'am Lorraine, April. Ayan, shoutout po sa inyo and ingat palagi. Tapos shoutout na nga rin po pala kay Sir Al. Yan, happy birthday and more birthdays to come. So paano po mga Karo House, kita-kita tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Tsaka syempre, ingat palagi.